Binahan naman ang ilang lugar sa Bataan kahapon dahil sa biglang pagbuhok ng malakas na ulan. Narito report ni Danuting Kungko. Sa barangay Daungan kagabi sa bayan ng Hermosa sa Bataan, inabutan pa namin ang pagbaha dahil sa malakas na ulang hatid ng bagyong Lawin. At ang mga bahay sa barangay na ito, pinasok ng tubig at maging sa ilang poso. Ang mga tricycle nakaparada muna sa tuyong lugar habang hinihintay na humupa ang tubig. Pero ang sitwasyon dinatnan namin ay kaiba sa unang bugso ng pagbaha nung bandang hapon pa lamang. Alas 5 ng hapon ang bahae ng maraming lugar sa mga bayan ng Orani at Hermosa. Limang barangay sa Orani kabilang ang Tapulaw, Tugatog, Bayan, Parang-Parang at Kawayan. At sa Hermosa, mga barangay ng Almasen, Daungan, San Pedro, Burgos, Pulo, Kulis, Palihan, Kataning, Santo Cristo, Mambog at Mabuco. Ayon sa alkalde ng Hermosa, maganda pa ang panahon kahapon ng umaga pero biglang bumuhos ang walang patid na ulan mula alauna hanggang alas 3 ng hapon na nagdulot ng pagbaha. Isang pamilya sa barangay Kataning ang nasiraan ng bahay at nanunuluyan sa barangay Hall at isa namang maglola ang sinagip sa barangay San Pedro. Nag-ikotre ng mga sundalo, lokal na opisyal at Red Cross sa barangay Almasen pero walang sumakay sa amphibian dahil sanay na raw sila sa sitwasyon. Sa kabutihang palad, walang sugatan o nasawi sa pagbaha. Kinagabihan, humupa na ang tubig sa lahat ng mga binahang barangay pero tuloy pa rin ang pag-iikot. Medyo first time to na mas mataas yung tubig. First time na yung bayan, talagang tumaas yung tubig at pinasok yung mga bahay. Iimbisigahan ng Hermosa Local Government ang posibleng illegal logging sa mga bundok lalo't nakatanggap daw sila ng mga ulat na may mga trosong bumara sa mga tulay na posibleng nagpalala sa pagbaha kahapon. Dano Tingkongko, GMA News.